Magandang gabi po mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-pito. Ika-pito po ng Pebrero 2023. Muli pong sumasa inyo ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid na inyo pong napapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyo pong talapihitan. Ito pong muli si Roy Mabasa na humalili po kay Ka-Percy upang isulong at ipagpatuloy ang kanyang programang Lapid Fire na tumatalakay po sa mga mahalagang isyu ng bayans na ating pong pag-uusapan sa kabuuan ng ating pagtatanghal sa gabing ito. Tayo po mga kaibigan ay sabayang nadidinig at napapanood dito po sa Facebook Live na sa pamamagitan po ng Percy Lapid Fire at ng sariling account ng inyo pong lingkod, ang Roy Mabasa. Sa Facebook po yan mga kaibigan. Magandang gabi po muli mga kaibigan at tayo po ay nagbabalik dito sa ating palatuntunang Lapid Fire, no? Bukas po mga kaibigan ay muling magkakaroon ng panibagong pagdinig ang preliminary investigation ng panel of prosecutors na binuo po ng Department of Justice kaugnay ng karumal-dumal na pagpaslang kay Ka-Percy Lapid. Ano po ang inaasahan natin bukas, mga kaibigan? Kung interesado pa po ang kampo nitong si Ginoong Bantag na linisin ang kanyang pangalan, ito ay magsusumite ng reply o sagot sa mga reklamo na inihain sa kanya kaugnay ng pagpatay kay Ka-Percy, no? Pero kung hindi naman, kapit na lang tayo ng mahigpit. At abangan natin ang panibagong kabanata po ng pangantalang gagawin nitong mga ito. Samantala, patong-patong ang kanyang kinakaharap na kaso, mga kaibigan. Yung pinakahuli nga, yung plunder, pamemeki ng mga dokumento at kung ano-ano pa, mga kaibigan. So, sa amin pong pamilya ay patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang panalangin at pagdarasal sa mabilis na ikalulutas po ng kaso na ito kaugnay po ng pagpaslang kay Ka-Percy, mga kaibigan. So bukas po, inulit ko, magkakaroon ng muling pagdinig at sana po ay mapabilis na nga yung proseso at maisang pa na yung kaso. At tignan natin kung ano ang magiging paghusga nitong panel prosecutors, kung ito ba ay iakyat nila sa korte o kung ano ang kanilang magiging desisyon. At aabangan po natin yan mga kaibigan. Samantala, tayo po ay magpapasimulang tumalakay sa mga issue po na ating inihanda sa gabing ito. Alam niyo po, na babalot ng hiwaga kung magkano po talaga ang aktwal na ginastos ng pamahalaan
doon po sa pag-angkat natin ng Pilipinas sa mga COVID-19 vaccines noon pong 2020 hanggang 2021. As usual po, ito po ay nangyari, itong pag-angkat, ano, nangyari yan sa ilalim po ng Duterte administration. Ito po yung mga panahon na kasagsagan ng pandemya at ang gobyerno ay umabot sa punto na nangutang tayo ng bilyong-bilyong salapi, mga kaibigan, kung kani-kanino, para lamang ipambili ng bakuna. Hindi po matagal na panahon yan, mga kaibigan. Kailan lang eh, parang kahapon nga lang, lahat tayo ay nakatago sa ating mga bahay habang naka-lockdown ang buong bansa at natataranta yung gobyerno kung saan kukuha ng yung kanilang pagkukunan ng salapi pambili ng mga bakuna. Yun pong bilyones na salaping ginamit dito ay maituturing na pondo ng publiko or public funds. Kaya naman nararapat lamang na malaman ng bayan ang totoong kwenta ng ginastos dito. Hindi yung gumastos lang sila ng gumastos, wala tayong kamalay-malay. Baka mamaya yan ay napunta na naman sa bulsa nung kung sino-sino. Hindi po ba? Lalo na itong ipaliliwanag ko sa inyo ay isipin ninyong mabuti, mga kaibigan. Eto na. Lalo pong naging kaduda-duda ang ginawang pag-angkat ng mga bakuna na yan sa ilalim po ni Duterte dahil hanggang sa ngayon po ay hindi po makwentas klaras ng Commission on Audit or COA dahil na rin, alam nyo kung bakit, dahil po doon sa tinatawag na Non-Disclosure Agreement o NDA sa pamamagitan po ng Pamahalaan Pilipinas at mga pharmaceutical companies na nagbenta po nitong mga bakuna. Ang NDA po o yung Non-Disclosure Agreement ay isang provision na nakapaloob sa isang kasunduan kung saan ang mga partido ay di pinapayagan na magbahagi ng sensitibong impormasyon na nakapaloob po sa kontrata. Kung sino man po ang tarantadong nag-isip na pasukin ang NDA na ito, sa tingin ko may masamang balakin ng mga ito, mga kaibigan. Alam nyo kung ano? Ang sagkangan, ang kapangyarihan ng ating saligang batas na gawin pong transparent ang anumang transaksyon na gamit ang public funds o yung salapi nating lahat. So sa ganito pong mga usapin, mga kaibigan, maaari lamang sakupin ng NDA na yan ang hindi pagsisiwalat ng anumang may kinalaman sa produkto, gaya halimbawa ng formula sa paggawa ng bakuna. Yan po ay bilang proteksyon na din doon po sa mga manufacturer na gumastos ng milyon-milyon para sila ay makadiscover ng isang gamot na panlunas dyan nga po sa COVID na yan. Ano? Pero alam nyo, sa bawat sentimo ng pera ng bayan na ginamit sa kahit anong gastusin, kasama na dyan yung pag-angkat ng bakuna, yan po ay kailangan sumailalim sa maayos na pag-audit ng COA. Eh yan po ang itinatadhana ng batas. Hindi po po pwedeng sandok lang kayo ng sandok ng pera na wala kayong inire-report, wala kayong sinasabi. Dahil yung perang kinukuha ninyo, kung ginagastos ninyo kung saan-saan, yan po ay pera ng sambayanang Pilipino. Ang reason po niyan, ang rason, mga kaibigan, kung bakit ganyan ang proseso niyan, ito po ay upang matiyak ang tinatawag na accountability o pananagutan sa hanay po ng mga naglilingkod sa gobyerno. Yan po yung sinasabi natin kanina na transparency sa mga government transactions. Hindi po ba? Hindi po pwedeng dakot lang kayo ng dakot, gastos kayo ng gastos, pero wala kayong pananagutan. Hindi po pwedeng ganun. May mga batas po tayong itinatadhana kasama na ang ating saligang batas na nagsasabi
na kailangan ng accountability sa ating paggastos sa pera ng bayan. Eh, yung pong di pagsisiwalat ng mga ginagastos dahil lang dyan sa non-disclosure agreement na yan, ay isa pong malinaw na paglabag sa karapatan ng publiko na malaman kung saan ginastos ang kanilang pera. So, pag hindi nila nire-report yan, eh, nilalabag nila yung ating karapatan na malaman natin kung paano nila winawaldas ang salapi ng bayan. Ganyan po kasimple yan. Ano man transaksyon na hindi po umaayon dito sa simpleng requirement na ipinaliliwanag natin, yun pong tamang proseso ng pamamahala, dapat yan pagdudahan na natin. At dapat silipin na natin. Kapag nagdududa tayo, dapat tignan natin. Kasi pera nga ng bayan yan. Ano yan? Sacred yan, mga kaibigan. Na yung mga pera na yan ay gastusin sa tama. Kaya nga tayo nagbabayad ng buwis. Hindi po ba? Kaya tayo nag-aambag-ambag. Kaya nangungulekta ang gobyerno ng buwis dahil kailangan yan pong gagastusin nila yan galing sa atin ay ma-account nila at sila'y maging responsable. Yan po ang sinasabi ng mga batas. So, yan na nga ang nangyari, no? At ilang buwan matapos lumayas sa poder itong sila Duterte and company, mga kaibigan. So, anong ginawa? Ilang senador, no, ito eh, nung umalis na sila Duterte, dahil nung nandyan sila Duterte, mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang yung ibang senador at mga kongresista takot na takot mag-imbestiga? Eh, bilang na bilang lang natin sa daliri natin kung sino yung nag-iingay sa Senado para papanagutin ang mga dating nakaupo dyan sa gobyerno. Kagaya nyo sila Gordon, di ba? Sila Ping Lacson, sila Kiko Pangilinan, sila Franklin Drilon, itong si Senadora Risa Ontiveros. Bilang na bilang mo sa daliri mo yung talagang consistent na gustong maghanap ng mananagot kung meron mang dapat sagutin, hindi po ba? So, ang ginawa ng mga senador, mga kaibigan, inurirat nila, eto lang ha, kamakailan lang po yan, inurirat nila itong Department of Health at saka itong Commission on Audit kung ano ang nalalaman ng mga ito sa pera na pinangangkat sa bakuna. Sapagkat wala na tayong narinig eh. Walang nagre-report. Walang nagsasalita. Ang sinasabi lang, eh, hindi, kasi may anya, merong non-disclosure agreement eh. Ano, doon na lang natatapos yun? Wala nang mananagot sa inyo? Alam nyo, kaya nagsasalita itong ibang senador, mga kaibigan, dahil na rin to doon sa napaulat na anya'y 44 million piraso o unit ng COVID-19 vaccines. Yan po ay kung kukumputin, kung ibabase ko ang computation doon sa nilalabas nitong mga taong ito, umigit kumulang po yan sa 22 billion halaga ng bakuna ang umano'y naaksaya lamang. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kapabayaan. Isipin niyo, ipinambili natin yung pera na inutang natin sa kung saan-saan at pagkatapos sinayang lang po yung 44 million. Estimated lang po ito, no? Estimated 44 million vaccines. So, na-accel lang yan dahil nga ron sa kapabayaan na yan po ay maitarak sa mga tao. Dahil turuan ng turuan eh. Dito, mahilig talaga magturuan dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Isa itong si Senator Ontiveros sa mga nagtataka kung bakit daw po kinakailangan maging sikreto ang halaga ng bakuna. Gayong sabi niya nga, gaya nung sinasabi rin natin ngayon, pera nga ng publiko yung ginamit na ipinambili dyan. Bakit kailangan nyong itago? Bakit ayaw nyong sabihin sa amin? Bakit nyo kami sinasagkangan sa pamamagitan ng pagharap o pagsupalpal sa amin ng isang non-disclosure agreement? Eh pera ng bayan yung nilustay ninyo. Hindi po ba? So ang gusto lang mangyari nito mga senador na ito, magkaroon ng malinis na kwentahan. Huwag yung itinatago ninyo na parang ang taong bayan tuloy ay nagsususpetsa. So, hinihingi po ni Senator
Hontiveros ang kopya ng mga kontrata sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga pharmaceutical companies tungkol po doon sa pag-angkat nga ng bakuna. Ang layunin nito ay upang maisagawa ng Commission on Audit ang trabaho nila. Eh, hindi ko malaman itong sa kung anong dahilan, ito pong Commission on Audit, meron po itong poder, yung power to subpoena. Pero hindi nito ginagamit. Doon nagtataka tayo. Kung hindi pa ito inutusan ng mga senador para gamitin yung kanilang kapangyarihan, ay hindi pa nila sasabihin ito o hindi pa nila gagawin. Sapagkat nitong mga huling pagdinig, kung hindi ako nagkakamali, ano, ito'y few days ago lamang, hindi po dumalo yung lahat ng mga inimbita ng mga representante ng mga pharmaceutical companies. Mayroong ilang hindi dumating. Ito po, kung hindi ako nagkakamali, executive session. Sapagkat pinipilit ng mga senador na sabihin nitong mga pharmaceutical companies kung ano ang nilalaman nung kanilang NDA o nung kanilang agreement. Bakit ayaw nilang i-disclose yung halaga? Eh, hindi nila alam, yan po, ang ginagawa nila ay isang paglabag sa ating saligang batas. So, very specific na tinutukoy po ng senadora ang pag-aangkat ng bulto-bultong bakuna. Alam nyo kung kanino? Mula po sa Sinovac na iprinoduce o minanufacture mula po sa bansang China. Yan yung unang-unang mga bakuna na pumasok dito sa ating bansa na inangkat ng Pilipinas. At kung hindi tayo nagkakamali, isa yan sa mga kasunduan na merong clause o may provision ng non-disclosure. Kaya patay tayo doon. Hindi na natin malalaman ang kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkakabili, bilyon-bilyong halaga ng salapi na inutang natin sa ibang bansa o sa ibang financial institutions gaya ng ADB, gaya ng DBP na ngayon binabayaran natin. Pero ang tanong, napunta ba sa tamang kamay o napunta lang sa bulsa ng iba? Yun ang tanong eh. Sapagkat dito, nakakatakot na rito eh. Sa Pilipinas, mga kaibigan, kapag may lumalabas na pera rito, hindi mo malaman kung kanino pupunta eh. Sapagkat mababalitaan mo na sa bandang uli, kagaya nung nangyari, di ba? Yun ang nangyari doon sa Parmali. Eh kung hindi pa nabunyag yun, di isa 110 million tayong tangang Pilipino, mga kaibigan, na nakanganga tayo, hindi natin alam ang daming yumaman doon sa transaksyon na yun. Bumili ng mga mamahaling sasakyan, nakita nyo naman, very lavish ang ipinakitang mga pag-aari ng mga taong sinasabing na involved doon po sa Parmali deal na yun. Ganon din ang nangyari doon sa transaksyon doon sa laptop na 2.4 billion kung hindi ako nagkakamali. Ilan po ang kinita ng mga kawatan, mga kaibigan? Tinatayang mahigit 900 million out of the 2.2 or 2.4 billion, mga kaibigan, ang kinita ng mga kawatan. So, babalik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Kung ako po ang tatanungin ninyo, kay na hinala na lahat ng ginagawang transaksyon nitong sila Duterte o yung ginawa nilang transaksyon, naghihinala na ako eh. Isipin niyo sa gitna ng pandemya, doon tayo mag-concentrate. Binanggit ko sa inyo, yun nangyari doon sa Pharmaly at saka doon sa laptop. Sino ang hindi ngayon magsususpetsa dito sa binili natin o inangkat natin COVID-19 vaccines, lalo na ito'y kinapapalooban, mga kaibigan, ng bilyon-bilyong halaga. Tandaan ninyo, utang po ang mga yan na tayo po ang nagbabayad ngayon. So, yan po yung mga programa nitong corruption na itong Pharmaly, yung laptop at yung iba pa, yan po ay kapwa pinunduhan ng salapi mula po ron sa pera ng bayan, sa ilalim ng tinatawag na Bayanihan to Heal as One Act. Eh, itong... Ang ganda ng pangalan, may pabayanihan pa itong mga ito, mga kaibigan. May pabayanihan to heal. Eh, sino ba ang gumaling dyan, mga kaibigan? Di ba? Sila lang, mga bulsa lang nung iba
ang gumaling dyan, mga kaibigan. So, dumaan ito. Ang nakakatakot, itong mga proyekto ito, gali yung dalawa na yun na binanggit natin, yung laptop at saka yung pharmacy, no? Dumaan yan doon sa procurement service ng Department of Budget and Management, yung notorious na tanggapan na yun, na tinatawag in short na PSDBM, mga kaibigan. Alam nyo, sa tuwing nadidinig ko itong PSDBM na ito, isang pangalan lang ang sumasaksak sa isipan ko. Alam nyo kung sino? Itong si Attorney. Si Attorney Lloyd Christopher Lau. Ito po yung tiga Davao na malapit umano kay Bongo. Hindi ba? So, gaya ng mga kwento, gaya ng mga pagsasara ng, alba, nagbabasa ka ng aklat, and the rest is history, ika nga. Ang ibig po sabihin, mananatili na lang, mga kaibigan, lahat yan ay mananatili na lang na bahagi ng kasaysayan. Sapagkat, ang salapi nating mga mamamayan, yun na nga, mananatili lang silang part of history. Ang salapi nating mga mamamayan na kinulimbat nitong mga tulisan. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Mga kaibigan, ano? Meron kasing nag-comment dito sa atin, ano. Ito, tama itong sinasabi niya. Anya, sabi niya, the hard work of Gordon in investigating the anomalies of the previous government was the reason he was targeted in the election. Alam naman na po natin lahat yan, eh. Biro mo, personal na binibira si Gordon ng presidente ng Pilipinas, mga kaibigan. Doon sa gabi-gabi niyang walang tulugan version, mga kaibigan, doon sa Malacanang, di ba? Pinipersonal si Gordon. Ito, ah, sabi nitong nagpadala sa atin ng mensahe. Anya, Bongo and Duterte personally called all the mayors and governors from Apari to Jolo not to include him, meaning si Gordon, in their ticket. Anya, tinakot sila, these elected officials called Gordon mga isang linggo daw po bago mag-eleksyon at sinabihan siya. Sinabi sa kanya nitong mga pinagtatawagan, sorry senator ha, pasensya na po dahil ganun nga raw po yung sinabi sa kanila o inutos sa kanila. Isipin ninyo, nahintatakot yung mga LGUs, yung mga local officials, dahil doon sa ginawa ni Duterte sa 6 na taon. Alam mo, naghasik ng lagim, naghasik ng pananakot. Ang ginawa nila, ginamit nila yung matrix sa drug war, mga kaibigan, para matakot sa kanila yung sambayan ng Pilipino. Kahit yung mga powerful na local officials dati ay nahintatakot dito sa pumasok na ito ng mga tiga Davao. Dahil nga sa ginawa nila. Eh sino man hindi matatakot, isipin mo, kahit na wala kang kasalanan o wala kang involvement sa drugs, eh makikita mo yung pangalan mo na nandoon sa matrix nila. Magugulat ka na lang. Hindi po ba? So, yan po yung, ito, yung kay Gordon, siya yung isa sa mga victims nitong mga ginawa nitong nakaraang administrasyon. Bukod pa dito sa, kasi nag-iimbestiga itong si Gordon dahil siya ang chairman ng Blue Ribbon nung mga panahon na yun. In fairness kay Gordon, talagang nakita natin yung kanyang pagsusumigasig. Yung galing niya bilang abogado ay lumabas doon sa investigasyon na yun. Ano? In fact, halos buwis buhay din yung ginawa nitong si Gordon. Ano?
But anyway, yan ay thing of the past, ika nga, water under the bridge. Sinasabi lang natin dahil meron niyang nagpadala sa atin ng mensahe kung ano ang pinagdaanan ni Gordon sa pag-expose niya ng mga anomalya dito sa ating bansa. Eh ngayong wala na yung presidente na yan, nakita ninyo. At least nagkakaroon na ng semblance of reality na lumalabas na, may nagsasalita na, may nagpapahayag na na iniimbestigahan si ganito at si ganyan. Kaya nga po yung ICC rin na yan ay isang magandang indication na magkakaroon ng hustisya para doon sa mga namatay, yung libu-libong napatay doon po sa drug war ni Duterte. Sana po yaan ay magtuloy-tuloy ang ICC, pahintulutan ng gobyerno, at tulungan sila na magkalap, maghanap ng mga ebidensya para managot yung mga dapat managot. Hindi po ba? Ganyan talaga eh. Alam ka namang kayo, hindi kayo mananagot, pero yung mga pangkaraniwang tao, kailangan managot, hindi ba? Hindi naman ganun siguro. Dapat eh, sa batas, pantay-pantay.